Hi guys, so I'm gonna share you a story today, the real life story. Gusto ko lang kasing basagin yung mga maling expectation at pananaw nila dito sa Canada. Since ito din naman yung madalas kong mga nababasa na comments sa ating YouTube channel at even yung mga nagme-message sa akin na parang feeling nila ay kaawa-awa daw sila, na parang binaliwala daw sila nung kanilang mga kamag-anak dito sa Canada, kapatid, kapamilya, na parang ayaw daw silang tulungan. So since talagang maulan ngayon at maambon, I don't know why, ang aga ata natapos ng summer, pumunta na tayo sa fall and then winter na naman. So expect nyo na guys na sa mga susunod na araw, ang mga vlogs natin is dito na lang sa car and doon na lang sa room ko. Well anyway, etong mga comments na to hindi na bago. Even before na tatopic ko na din to sa ating mga vlog, may mga nababasa akong comments, which is lalagay ko na lang nga po dito sa screen. Sabi nila, Sir Perds, may kamag-anak ako dyan sa Canada. Ayaw naman akong tulungan na makatungtong dyan or makapunta dyan. And then may naalala ko may mga tumatawag pa po sa akin na yung mga kapatid nila is citizen na dito sa Canada. Meron din yung iba permanent resident na. Yung iba, ang tatagal na dito sa Canada nung kamag-anak nila, hindi daw sila tinutulungan. So, bigyan ko kayo guys ng idea at para kahit papano, ayoko kasing nag-expect kayo na porke may mga kamag-anak, kapamilya kayo dito sa Canada, ang feeling ninyo, madali kayo makakapunta. Ito, aminin man natin o hindi, may mga kababayan po kasi tayo na yung iba, porket may kakilala lang or relatives lang sa Canada, mas mayabang pa dun sa nasa Canada. Aminin pan po natin o hindi. May mga nababasa ako dyan na wala pa naman sa Canada, hindi pa nakakaalis ng abroad, hindi pa nakakatungtong ng Canada. Sabi nung kamag-anak ko dyan, sabi nung tatay ko dyan, sabi nung kapatid ko dyan, sabi nung tiyuhin ko dyan, ganito ganan daw dyan. Yung parang mas marami pa silang alam, wala naman sila dito sa Canada. Puro hearsay-hearsay lang. So, ito yung gusto kong i-discuss sa inyo. Bakit nga ba may mga kamag-anak tayo sa Canada or talagang malapit na kapamilya na hindi tayo matulungan na makarating dito sa Canada? So, bigyan ko lang kayo ng ilang reason bakit yung iba ayaw tumulong. Yung iba po kasi na gustong makatungtong dito sa Canada na kamag-anak natin, gusto lahat ay isusubo. Ultimo pag papapasport, lahat ay isusubo. Walang kahirap-hirap. Kaya yung iba, tinatamad na parang hindi man lang ika nga yung eagerness nung taong nasa Pilipinas na tutulungan. Walang kapalo-palo. Ika nga, kumilos ka naman ng sayo, kumbaga, so supportahan kita, pero gumalaw ka din ng sayo. Hindi yung parang lahat ay isusubo na lang. And meron din naman po talaga na mga willing talagang tumulong, kaya nga lang po, mga nadala na. Nadala na, ayaw, kasi may mga pangyayari po dito, nabibigyan ko kayo ng ito, reality po to, ng isa nating kababayan na gusto kong ma-share sa inyo. Para kahit papano magkaroon kayo ng idea at mawala yung inyong mga tampo sa inyong mga kamag-anak. Nakala nyo, porket hindi kayo tinulungan makarating ng Canada, magtatampo na kayo na kung ano-ano maiisip ninyo. Sa totoo lang po kasi, kahit ako, gusto ko lahat ng angkan ko makarating dito Kaya lang po, hindi po basta-basta. Dumadaan po lahat sa proseso, kailangan ng panggastos, at kailangan din talaga kung ako masusunod, ayoko ng lahat ay isusubo. Kasi may mga cases po dito na may mga scenario na akong lahat ay isinubo, pahirapan makapunta dito, then pagdating dito, ganun kadali sa kanilang baliwalain ng Canada. Palibasa nga, hindi nila pinaghirapan. Unlike nung talagang pinaghirapan mo, pinursigi mo na makarating dito, talagang ika nga ipapahalagahan mo. Unlike nung basta ka nalang nakarating dito, walang kahirap-hirap. Nung minsan, may nakita akong post dito sa Pinoy Canada British Columbia. May kaibigan siya na tinulungan niya na makapag-tourist po dito. Hindi ko nalang na-screenshot yung post niya So naglalabas siya ng saloobin niya na yung kaibigan niyang tinulungan niya na makapag-tourist po dito sa Canada. Bigla-biglang tumakas. Lumipat ng ibang province at hindi na siya kinontak, binak pa siya. So sabi niya, pwede po bang ako na lang yung mag-report doon sa kaibigan kong tumakas? Naghanap po ng ibang employer, tapos blinak ako. So binasa ko yung mga comments doon, hindi ko na lang guys na-screenshot kasi yung post niya Binasa ko yung mga comments doon, napaka-ungrateful, walang utang na loob, ganang-ganang-ganan. So minsan talaga ang hirap tumulong. Kahit po kaibigan lang, pwede niyo pong i-invite papunta dito sa Canada. As long as may pera yung tao,
yung willingness niya makarating dito, sagot niya, at hindi ika ngay parang cargo mo yung pagkakapunta niya dito, kasi busy po tayo dito, may trabaho din tayo eh. Yun nga lang, tumulong ka na, tas ganun pa yung ginawa sa'yo, tumakas, porket nakapasok na ng Canada. So ang ikinatatakot nung tumulong is yung siya yung mapahamak, kasi nga siya yung nag-invite, siya yung gumawa ng invitation letter para makapunta dito yung kaibigan niya, and then ganun yung isusukli sa kanya. Tumakas yung kanyang kaibigan, naghanap ng employer, blinak na siya. So syempre, kung visitors yun o tourist after 6 months at hindi siya babalik, ang mananagot dun ay yung nag-invite. Di po ba? Tama po. So isa lang po yun. Yung isa namang case na sinasabi ko sa inyo, may mga dumarating po dito na nire-request. Especially yung mga galing Taiwan. Nagre-request sila kasi, sabi ko nga sa inyo, yung cross-country medyo madali-dali yan eh. Nire-request nila yung friend nila sa Taiwan na same company, makakapagtrabaho na dito sa Canada. So, yun nga, may mga ilan tayong kakilala. Nirequest nila yung friend nila, same company sila sa Taiwan, nirequest nila makarating dito as farm worker. So, same company na sila, nagtatrabaho. So, nahirapan yung kaibigan nila na magtrabaho dun sa farm. And then, dahil sila yung nag-request, sila yung may pananagutan dun. And then, after makarating dito nung inirequest nila, ilang buwan lang, nag-alisan, tumakas. Naghanap ng ibang company. So, kasiraan po yun doon sa nag-request. Kaya marami tayong kababayan din dito ang nadadala doon sa pagtulong-tulong, ire-request. May mga nagme-message po kasi sa akin na, Sir Ferds, baka pwedeng invite mo ako? Sagot ko na po lahat ng gastos. Sir Ferds, baka pwedeng dyan ako makituloy? Sir Ferds, baka pwedeng ako nang bahala sa lahat ng gastos? Tulungan mo lang ako makahanap ng trabaho, ganang-ganan. So, hindi po kasi ganun kadaling magtiwala. Lalo pat ang dami ko nakikitang mga ganyang scenario dito. At ang pinakamalupit na gusto kong ma-share sa inyo is ito. This is a real life story here ng isa nating kababayan. Nasabi ko nga, para magising-gising yung iba at hindi nagtatampo doon sa mga pamilya, kamag-anak nila na nasa loob ng Canada na parang ayaw silang tulungan. Ito yung pinakang sabi ko, napamura talaga ako. May isa tayong kababayan from Taiwan, dumating siya dito. Talagang as in masipag siya. To make the story short, shortcut ko na lang guys, na PR siya hanggang sa naging citizen siya. Yung lahat ng kapatid niya, tinulungan niya makarating dito. Yung panganay nilang kapatid, tinulungan niya dito makapag-student. Pamilya ng panganay niyang kapatid, nakarating na dito. Medyo nahihirapan, oo. Normal naman yan, lahat ng dumarating dito nagkakaroon ng struggle. So medyo nakakapagsalita na ang hirap pala ng buhay dito. Tapusin na lang daw yung siguro mga 3 years, babalik na lang sila sa Pilipinas, ganon. So, dahil nga masipag yung unang nakarating ng Canada na from Taiwan, sinunod naman niya yung mother niya, so na dito na. And then sa nagkaroon siya ng anak dito, pinag-visit visa niya yung mother niya dito para may nag-aalaga dun sa anak niya. So to make the story short, na dito na yung panganay niya kapatid together with her family. And then yung mother niya, nag-aalaga ng anak niya. And then, isinunod naman niya yung mas matanda siya dun sa isang kapatid niya na babae, pinapunta rin dito as student ulit. Pero dahil nga maganda yung record nung nauna dito, marami siyang employer na kakilala na mapapasukan. So, hindi na nahirapan. From student, meron ng trabaho na full-time yung kanyang mga kapatid na dinala dito. Kaya nga lang, dahil siguro nalulungkot dahil yung trabaho is a caregiver. So, anong nangyari? Bahay, trabaho. At minsan napunta sa school. So, nakakulong lang si babae. Yung pinaka-latest na kanyang pinag-student dito. Lahat ng gastos dun sa unang dumating dito, yung citizen na. Alam niyo yung wala pa siyang 6 months dito. Ang gaganda ng mga post niya sa Facebook, Welcome to Canada. Talagang ika nga ay pagbabasahin mo yung mga comments. Ang galing naman, sa Canada ka na, puro ika nga ay ang kabaliktaran sa nangyayari sa mga hinaing niya sa buhay. Mga post niya, mga flag ng Canada, yung mga lugar sa Canada, is no. Pero bihira siya makalabas doon lang sa palipaligid eh. Pero sa totoong buhay, nagtatalo na sila nung pamilya niya, na sabi niya, hindi para sa akin ang Canada. So yun yung sabi ko, yun yung sakit ng ibang Pilipino dito na ang gaganda ng mga post tapos magre-reply sa comments, oo, ganda dito sa Canada, ganito, ganyan, ganan. Pero sa totoong buhay,
hindi niya gusto yung sitwasyon niya dito. Nalulungkot siya kasi nga, yun nang inaalagaan niya yung kasama niya araw-araw. Tapos napasok siya ng school, bahay, school, tapos trabaho. So wala siyang magagawa, wala siyang choice kasi kailangan niyang bayaran lahat ng nagastos ng kapatid niya sa pagkaka-student niya dito sa Canada. Pero she still continue upload ng mga bagay na, oh, welcome to Canada, ganang-ganang, mga plug-plug ganito. So wala pang 6 months yung utang niya dun sa kapatid niya sa pagkakapunta niya dito. Kulang-kulang nasa 20,000 Canadian dollar pa or almost 1 million yung kailangan niyang bayaran. So talagang wala na. Umiiyak na siya. Sabi niya, hindi para sa akin ang Canada. Gusto ko na umuwi. And then, hindi na niya tatapos yung pagiging student. Uuwi na lang siya. Eh, ginagawa na nung kapatid niya ng paraan na magkaroon siya ng working permit, LMIA. Kasi yung employer na pinagpasukan sa kanya na habang siya ay naka-student is willing mag-offer ng LMIA kasi dati ding employer niya yun bago siya na PR at na citizen. So iyak siya ng iyak, wala, hindi talaga ano para sa akin, kahit daw magdeal-deal na lang siya ng asin sa Pilipinas. But pag mag-upload siya ng ano sa mga Facebook, ganun pa rin, parang ang gaganda ng post niya pero sa totoo lang, hindi siya masaya dito. Ngayon ito na, nag-away na sila, sabi nga niya, uuwi na lang ako. So sagot nung kapatid niya na dito, paano yung nagastos mo dito? Hindi ka pa nga nakakabayad sa akin, hindi pa nga nangangalhati yung pagkakagastos ko sa'yo, which is million. Plane ticket, gasto sa student, ganang-ganan. So wala na, mababali, wala na lahat yung nagastos niya. So bilan na lang daw siya ng ticket. So nagalit na yung nadito na kapatid na sabi nga ikaw ang gumawa ng paraan mo sa ticket mo. Ano yan, tutulungan pa kita? Hindi ka na nga nakabayad, tutulungan pa kita sa paggastos ng ticket mo. Ngayon, ito na, talagang araw-araw umiiyak yung ano, ayaw na pumasok, ganang-ganan, tinatamad na magtrabaho. Ngayon, in one condition, nakipag-deal pa siya. In one condition, hindi na ako uuwi. Papuntahin mo dito sa Canada yung anak ko at yung kinakasama ko. Which is partner niya kasi may asawa din yung babae sa Pilipinas na hiwalay pero hindi pa talaga totally annulled. So may bagong partner. Imagine guys, kasal ka sa una, then may kinakasama ka, may partner ka na may bago kang anak. And then sasabihin mo dun sa taong nag-request sa'yo na makarating ka dito, na ikang ay gumastos sa'yo para makapagtrabaho ka dito, makapag-aral ka at makarating ka dito sa Canada na maraming naghahangad. Tapos ikaw, ganun na lang kadali sa'yo na baliwalain at sabihin na yung nagastos mo sa'kin, uuwi na lang ako, babaliwalain na lang. So sige, hindi na ako uuwi. Papuntahin mo dito yung anak ko at yung partner ko para magsama-sama na lang kami dito, hindi ako nalulungkot. So alam niyo po ang naging sagot nung ano nung kapatid niya na naggumawa ng paraan na makatungtong siya dito. Nagulat talaga. Kasi imagine hindi pa nakakabayad sa almost 1 million or 20,000 Canadian dollar. Gagastosan na kagad yung anak niya na maliliit pa para makarating dito at saka yung partner niya na hindi naman sila kasal kasi kasal siya do sa una. So alam niyo po yung habang naririnig ko lahat yung mga pangyayaring yan at yung talagang true story po kasi ito, parang ako yung nagagalit. Sabi ko, ba't may mga ganong klase ng taong mag-isip na napaka ungrateful? So, alam mo yung hindi ba niya na, yun ang hirap eh, kapag nakarating ka dito sa Canada nang walang kahirap-hirap, basta ka na lang ika nga eh, o punta ka dito, ako nang bahala sa lahat. So kaya po talaga maraming mga kababayan natin ang tinatamad tumulong doon sa mga nasa Pilipinas na gusto makarating dito dahil sa mga ganyang klase ng tao. After mong matulungan, ganun pa yung susukli sa'yo. 6 months ka pa lang, papupuntahin na kagad yung mga anak mo dito na napakaliliit. So sino mag-aalaga niyan? I mean, inaalagaan kang yung employer mo, inaalagaan mo. Tapos yung partner mo unang-una, hindi pa kayo kasal. Kasal ka pa sa una, so napakahirap ng documents na kailangan mo mga i-provide. At hindi mo sure na talaga may sponsor mo yan dahil unang-una, kasal ka doon sa una. Oh. So napakahirap po. Ngayon, ipinost na kagad niya, ganang-ganan. Nag-usap na sila nung partner niya. Ito naman partner niya na walang ka-idea-idea din sa Canada. Post na kagad na wala pang nasisimulan sa application. Post na kagad ng flag ng Canada at saka ng passport. No, ang dami na kagad nag-comment, oh, papunta ka na rin ng Canada, which is wala pang nasisimulan. Sabi ko, my God. Ba't ganun yung mga kababayan natin Pilipino na napaka-ungrateful tapos yung iba walang ka-idea-idea, akala ganun kadali na sinabihan ka lang kukunin kita pero wala silang ka-idea-idea na hindi naman po ganun kadali.
na i-sponsor kayo, which is hindi kayo kasal, tapos yung mag-i-sponsor sa'yo, eh kasal dun sa una. Kaya ito po yung mga reason. Kaya maraming mga kababayan natin na takot tumulong. Dahil unang-una, after mo matulungan, ganun pa yung gagawin sa'yo. Kaya even ako, based on my experience, even kadugo ko, may mga ganun. Na after ko matulungan, ako pa yung masama. Kaya minsan talaga, inaalis ko sa buhay ko yung mga ganung klase ng tao. And wala pong problema ang tumulong as long as nakitaan mo yung tao ng eagerness talaga na porsigido talaga na siya yung gagastos. Kasi ikaw na nga yung gumastos, tapos biglang gagawin yun sa'yo, nakakasama lang po talaga ng loob. Kaya kung ako po sa inyo, doon sa mga may planong papuntahin dito yung mga kamag-anak nila, ika nga eh, bago nyo sila tulungan, tulungan muna nila yung sarili nila. Dahil hindi po biro yung gagastos ka, tapos pagdating dito, eh mababaliwala lahat yung nagastos mo, tapos ikaw pa yung masama. Ikaw pa yung hahamunin nila na uwi na lang ako ng Pilipinas, tapos mababaliwala lahat yung gastos mo. So kahit papano guys, may idea kayo. Kaya yung iba na nagsasabi sa akin, nagko-comment, may mga kamag-anak kami dyan sa Canada, suplado na ayaw naman tumulong, ganito, ganyan, ganan. Sobrang dami na sinasabing hindi maganda doon sa mga kamag-anak nila nasa Canada. Pero wala silang ka-idea-idea na sobrang dami na ng mga bad experiences ng mga kababayan natin na nadito. Kaya ayaw nilang tumulong. Kasi unang-una nananahimik sila dito. Kasi yung buhay po dito, work, trabaho, talagang pambayad ng bills, ganan-ganan. Tapos biglang may pupunta dito na parang ikang ay pabigat. Kaya yung iba, talagang sabi ko nga, alamin nyo muna, baka mamaya tululungan nyo yung inyong kamag-anak, tapos pagdating dito, ipasanin nyo. Alam nyo naman ang buhay dito, pakailangan mo pumasok kasi magbabayad ka ng bills. Then pag ano, uwi mo ng bahay, may kailangan ka pang asikasuhin na kamag-anak. So kung kaya nyo namang talagang tutukan, mas maganda kasi kamag-anak nyo yan, kapamilya nyo yan eh. Masarap sa puso ang makatulong. Pero kapag mga ganitong klase ng tao, yung tutulungan mo, napaka-ungrateful, eh nakakatamad po talagang tulungan. So hope na may natutunan kayo guys sa ating vlog na to, kasi gusto ko lang ma-share kasi sobrang dami kong nare-receive ng mga comments. Nagtatampo sila doon sa mga kamag-anak nila nasa Canada dahil ayaw daw silang tulungan. So kahit paano, nakapulot kayo ng aral dito sa ating today's episode. See you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea po kayo doon sa mga kababayan natin na nangangarap makarating sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.